Tinaguriyan siyang bad boy ng dance floor, pero bad boy na rin ba siya pagdating sa pakikiharap niya sa buhay? Ngayong hapon, makiindak sa saliw ng musika ng kanyang kwento. Ito ang tunay na buhay ng kauna-unahang starstruck ultimate male survivor na si Mark Heras. Astig na mga galaw. At malakas na dating. Yan ang kanyang baon sa tuwing siya'y sumasayaw. Kaya nga ang naging bansag sa kanya, Ultimate Bad Boy of the Dance Floor. I've done a lot of bad things in my life. Pero yun kasi yung mga bagay na tumulong sa akin to be a much better person today. Hi, Mark! Hello! Hi, Miss Rhea! Naku, na-istorbo ko naman ang bonding nyo. Hi po. How are you? I'm good. Ito na ang bagong babae sa buhay ni Mark Heras. Yes, ito po ang bagong babae sa aking buhay. Pwede ko ba makilala? Ayan. Ang pangalan ko po ay Ada Sofia Nicolette Heras. First time ko sasabihin ito sa buong tao, sa media, sa TV. Meron na po akong anak. Matapos aminin ni Mark Heras on national TV na isa na siyang ganap na ama, marami na raw ipinagbago ang kanyang buhay. Ang dating happy-go-lucky, ngayon nag-mature na raw. So, ano yung mga pagbabago na kailangan mong gawin ngayong tatay ka na? At ngayon, nagka-baby ako. So, yung pagiging magastos ko, nabawasan na yun. As in, totally nabawasan na yun. Best thing about being a dad? Parang it's a new stage of your life na parang kakagraduate mo lang ng high school, eto magka-college ka ngayon. Ang dami mong dapat pag-aralan. Mm-hmm. Ang dami mo dapat alamin. Mm-hmm. At kailangan magawa mo ng tama, dapat mataas yung grades mo. Bagamat hindi nagsasama si Mark at ang ina ng kanyang anak, pinapanatili raw nilang maayos ang kanilang setup para na rin sa bata. At dahil wala sa kanyang poder si Ada, talagang sinusulit daw niya ang bawat minuto na kasama niya ang kanyang anak. Paano schedule? Kailan mo siya nakukuha? Nahihiram? Ganun ba? So far ngayon, ang pinaka-regular day sa akin ni Ada is Sunday, after Sunday All-Stars. So ang schedule ko nun, after going into SAS, after performing, daan ko ng simbahan and then pick up ko na agad si Ada. Pero paminsan-minsan, nahihiram mo rin kapag may mga events? Yes, lalo events, na pag may mga kaya events, may mga birthday yung mga kapwa ko artist, yung mga anak-anakan. So di ba dati, ang birthday kasi mga kami lang, di ba? Normally, mga inuman, kain. Ngayon, with the babies na. Bagamat si Baby Ada raw ang pinakamalaking biyaya na dumating sa kanyang buhay, pag-amin ni Mark, in denial daw siya noong una. Lalo pat nang mabuntis niya ang mommy ni Ada, girlfriend daw niya ang aktres na si Ina Asistio. Initial reaction, kung babalikan mo, nanlamig ka ba? Parang medyo magulo. Medyo mm-hmm. na parang nawawala ako sa sarili. Parang, yes. Siyempre, I have Ina. Diba? May right relationship ako. And then, I can't even tell her na I have this, hindi problema. I have this situation na hindi ko naman din in-expect. Pumasok ba sa isip mo na itago muna sa publiko? Yes, nung umpisa. Andun ako sa stage na parang in denial. Kaya ako naging matapang kasi sawang-sawa na ako mag-deny eh. At noong Pebrero, sa showbiz talk show na Star Talk, ipinagtapat ni Mark sa publiko ang buong katotohanan. Andyan na yung baby eh. Hindi ko naman pwedeng sabihin na kalimutan ko yung baby, pilipiliin ko sila, di ba? Dugo ko yung bata. Anak ko po yun. Ako yung daddy. Dito lang din daw nalaman ni Ina ang tungkol sa kanilang sitwasyon. Sa telebisyon niya pa nalaman? Yes. So sobrang hindi ko alam kung paano ko sasabihin. Mm-mm. And I'm too scared to hurt her and, yes, and her family that time. Sa ngayon, si Baby Ada lang daw ang nag-iisang babae sa buhay ni Mark. Hindi raw gaya noon na kung kani-kaninong aktres siya naliling. Kaya nga ang bad boy ng dance floor, sinasabihan din daw noon na chick boy. Hindi talagang gusto kita eh. May mga magagandang babae sa set. Alam mo yung, anong ginagawa mo? Nagpapakit ka ba? Yung parang nakukonsyos siya na parang, ba't iba ka ngayon? Tapos may kita mo, kasi may maganda babae. Yung ganon. Casey, thank you. You're welcome. Mapagmahal talaga yan, very sweet eh. Yan ang gusto ko sa kanya, napakalambing niya, maalaga, at saka masipag eh. Alam mo naman ako yun, basta komportable ka, okay lang sa akin.
Unang naling si Mark sa aktres na si Jennylyn Mercado. Mula nang manalo silang dalawa sa kauna-unahang season ng reality artista search na Starstruck, nabuo na ang kanilang love team. Hanggang sa mauwi nga ito sa totohanang pag-iibigan. So siguro kaya nagkiklik siya kasi totoo. Totoo yung nakikita nila sa screen kahit na sa mga ginagawa namin, mga soap, ganyan. Sa movies, totoo talaga. At paano ka ba magmahal, Mark? Sobra naman. Sobra. Alam naman yan ng nilang lahat.